Nangangapal na balat, manipis na labi, halos mapudpod na mga daliri. Ilan lamang ito sa mga sintomas ng scleroderma. Nakilala ko si Colleen, isa sa mga nakararanas nito. Hi, my name is Colleen and currently 28 years old ako. Na-diagnose ako when I was around second year high school, so mga 13, 14 years old. Ang scleroderma ay isang autoimmune disease na nagdudulot ng sobrang produksyon ng collagen sa katawan. Apektado nito ang balat, connective tissues at pati na internal organs gaya ng baga at ng atay. Ito rin ang sanhi ng tinatawag na sclerodactyly, deformity sa mga daliri sa kamay at paa, dahilan para bumaluktot ang mga ito. Dalawa ang uri nito, ang localized scleroderma na makikita lamang sa mga balat at ang systemic scleroderma gaya ng mayroon si Colleen na apektado pati ang mga internal organs. Hindi nakakahawa ang scleroderma pero wala rin itong lunas. Sa kaso ni Colleen, hinihinala nilang dulot ito ng mismatch sa isinaling dugo matapos 5 beses siyang tamaan ng sakit na dengue. What was different nung sa dengue na yon ay yung platelet ko bumaba to around 10-12, which was delikado na talaga at nag-blood transfusion ako. Si Colleen lang ang may scleroderma sa kanilang magkakapatid pero hindi na bago ang autoimmune disease sa kanilang pamilya. Factor ang genetic variation sa mga ganitong klase ng sakit. Malaki ang naging epekto ng sakit sa buhay ni Colleen. Mas madali akong masagol. Usually pinagtatawanan ako na ang liit ng labi ko at ang ipin ko. Marami rin sa mga bagay na nagagawa niya noon ay bawal na ngayon. Kapag nagtatravel ako, talagang lahat nilalakan ko. Mahilig ako maglakad. Namimiss ko yun. Tapos namimiss ko rin yung pagsakay sa jeep. Apektado din ito ang mental health ni Colleen lalo't araw-araw niyang nakikita ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Nagkaroon ako ng white diamond sa likod ng skin ko. Discoloration siya in the shape of a diamond. And every now and then, nagmamanas yung katawan ko. Yung cartilage ko kasi parang connective tissue disease nun kasi ang scleroderma. So yung cartilage ko parang nagde-deteriorate. The best way to explain it is parang arthritis siya kahit patawa ako. Gayunpaman, hindi sumusuko si Colleen at patuloy na lumalaban sa tulong ng kanyang pamilya. Right now is yung balak namin is the knee replacement surgery. Sabi ng doktor ko na yun yung way para makakalakad na ako ng maayos. Bukod sa knee replacement, makatutulong din ang steroid shots sa kanyang mga kamay at mga paa para hindi tuluyang masira ang kanyang mga cartilage. Inirekomenda rin ang pag-inom ng vitamins gaya ng calcium, vitamin D, vitamin C at mga immunosuppressants. Sa ngayon, nahanap ni Colleen ang kasiyahan sa kanyang mga alaga, sa sapatos at sa paglalaro ng online games. Mensahe ni Colleen sa mga tulad niyang nakararanas ng ganitong sakit. Kailangan mo talaga tanggapin na wala na yung dati mong buhay. Don't chase your own life. In many ways, bagong tao ka na, bagong buhay na to. May disability ka, pero that doesn't mean you don't get to enjoy life. Ang kwento ni Colleen ay paalaala na bagamat may mga karamdamang babago ng husto sa ating buhay, hindi ibig sabihin ay dito na nagtatapos ang lahat. May pag-asa basta't pipiliing lumaban. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.